morning. Ayan, so ayan, magte 10 o'clock na dito sa amin. Ayan, syempre, bago tayo nag-vlog, magpa-fresh muna tayo. Ayan. Kasi pag napapanood ko yung ibang vlog ko, ba? Sabi ko, hogard na hogard, oh. O, ganun. Ayan yun. Pero minsan, yung nakikita niya, minsan madalas, yes. Kasi kapag naisip ako mag-vlog, kukuhanin ko na lang yung camera ko. Tapos, yun, pupokus ko na sa mukha ko, ganun din ako mag-aayos pa, ganun. Kasi ang importante lang naman yung everyday living mo, yung katotohanan. Yun ang gusto kong ipakita sa inyo, yung totoong buhay. Ganun. Siyempre, di ba tayo, lalo na pag mami, tayo, sobrang busy natin sa buhay, di ba? Lalo na yung mga maraming anak dyan. Ang gagaling nyo. Ayan, di ba? Kaya saludo ako dyan sa mga mami na yan. Gagaling talaga sila, no? Dami nilang anak, pero kaya-kaya nila. Kailangan lang talaga dyan yung time. Ayan. So, kagabi, guys, habang ilapag ko muna kayo dito, aking kitchen. At marami talagang trabaho. Alam niyo ba kagabi, guys? Hindi ako nakatulog. Ang lakas ng hangin dito sa amin. Tapos, hindi ko. Yung pakaramdam ko na naiinitan ako na giniginaw. Ganon. Ito, may apple pa pala ako. Ganon. Tapos yung ginawa ko, bumangon ako. Buksan ko bintana. Di ba na kumakatulog sa hangin? Ang lakas ng hangin. Kala mo may typhoon. Ganon. Tapos, basta malinig mo yung hangin. Ang lakas naman. Tapos yung doon sa may labas namin. Diba meron kami pang mosquito net doon. Yung pinakababa noon, ano yun? Medyo mabigat. Pero hindi, plastic yun pero mabigat. Eh sa lakas ng hangin. Sus Maria, sir. Ang ingay din noon. Hindi ko natamad akong bumaba. Kasi once na bumaba ako, lalo nang mawawala yung antok ko. Pag ganun. Kaya tinis ko na lang. Ay, useless din. Ganun din. Di rin ako nakakulit. Tapos, nung paumaga na, ano na siya, medyo kalmado na. Kalmado na yung hangin. Doon ako nakatulog. Narinig ko pa nga yung kapitbahay namin. Nagsarado din ang bintana. Kasi nga, ingay din yung ano, yung nandun sa, yung mosquito net namin. Yun ang mahirap kapag may hagdan eh, di ba? Pag nasa taas ka, natamad ka na bumaba. Di ba? Ubus din yung apple ko. So kanina, marami-rami na lang ang gawa. Ayan nga pala guys. Ito, kaping gabi. Yun. Naglalaga na ako ng aking drinks. Avocado tea. Ito. Ayan. Yan ang iniinom ko. Kada araw. Tinignan ko kasi sa Google yan kung ano ba yung mga benepisyo ng avocado, ganyan. Marami. Maganda. Kasi talagang makakatulong. Ang ginagawa ko guys, kasi kung araw-araw naman akong nagpipitas, maubusan ako ng avocado leaves. Eh, mula nung nilabas ko yung avocado, parang nagtampo ata na hindi mo maintindihan na hindi siya madalas nagdadahon. Hindi katulad nandito sa loob ng bahay. Dahon siya ng dahon.
Malaki na kasi siya, guys. Kaya, tapos warm naman sa labas. Eh, nilabas ko siya kasi kada winter, dito na nga siya sa loob. Doon naman siya sa labas para makasanayan niya din yung weather doon sa labas. Diba? Napalit ako ng tripod kasi para makita niyo ako. Ayan, yung tripod ko kasi bumababa. Ayan, so malulobat na kayo at i-charge ko muna kayo. Papalit ako muna kayo ng battery. May extra battery naman ako. Ayan. So, ito nga pala guys yung aking schedule. Pag inom ko ng gamot. Ito. Tuesday ngayon, di ba? Ayan. Tililista ko kasi makalimutin ako. Ganun talaga pagka tumatandaan na, no. Tsaka parang ano, napansin ko guys, lumabo yung mata ko. Hindi naman po ganito dati. Diba talaga pagka nagkakaedad na, no? Ang tanda ko na guys. Sabi na ng anak ko, ano, tanda ka na ma. Ayun, ganun. Sabi ko, oo, matanda na si mama. Wala ko, ano. Paulan ko kay Joshua. Hindi pa ako nakakasain. Ayun nga pala. Ay, nako. Alam mo yung bahay namin. Hindi maubusan ng trabaho. Nasa sa akin na lang. Tatapusin ko o hindi. Mas in kada sulok ng bahay. May trabaho. Grabe, no? Grabe na itich. Grabe na itich. Ang babae, ano yung sa pelikula sabi? Ang babaeng walang pahinga. Meron naman pahinga. Kaya naman. Joke lang yun. Hindi ko kasi pinapwersa yung ano ko. Katawan ko. Minsan may time na pagkailangan. Pero may time na hindi ko siya pinapwersa, no? Kasi lalo na't may karamdaman ako. Ayokong persahin yung katawan ko sa trabaho. Kasi nandyan lang naman yun. Kumbaga, maayos mo pa rin. Eh, kapag nagkasakit ka na, yun ang mas mahirap, di ba? Pag nagkasakit ka, yun, hindi ka na makakailos. Diba? Baba ko kayo guys, konti. Ay! Ay! Wait lang. Ayan guys, so pinalitan ko kayo ng battery. Tatlo bat na kayo. Para dire-direto yung ating. Ay, nako. Magluto lang ako, guys. Pag-alis pa pala ako. Very good. Ayan, initin ko yung aking kanin. Tapos kahapon nga pala, nagluto ako ng ano, ng tinungis. Tinungis ba tao doon? Yung labanos. Kinis ang labanos. Yun yung uulamin ko.
So, ito nga pala guys. Nilabas ko na yung aking ano. Aking yung aming bagahe. Kasi nagpi-prepare na nga ako. Kasi ano na ngayon, oh. Malapit na. See you in Philippines! Ayan. So, ayan. Excited man ako. Pero alam ko maraming problema na nag-aantay sa akin. No! Pero problema lang yan. Kayang-kaya natin yan. Basta yan si Lord, di ba? So, ito na yung aking ayan. Hello, guys. Ayan. So, sorry naman. Hello, ba't ako, guys? Tapos, di ba sabi ko, papalitan ko kayo ng battery? Lobat din pala yung battery. Ayan. So, bigla yun. Bigla nag-off yung camera. Inantay ko pang mag-full charge. Ayun. So, by the way, ay kaalis lang ni Joshua. Ito, inulam ko yung ulam ko kahapon. Kasi, sayang naman eh. Pero ngayon, di ko na siya ulamin. May natira pa. Di ko na siya uulamin. Tatapo ko na siya. Ayan. Kasi masisira din yun pag hindi ko tinapon. Ganun din yun. Ayan. So, kanina pala guys, ginawa ko. Diba? Papakita ko sana sa inyo yung aking bagahe. Hindi pa naman bagahe, yung bag na gagamitin namin sa pag-alis, pag-flight kami ni Joshua. Tapos, chinek ko yung kung ilang kilo lang yung kailangan. Medyo ano, one person ano, 23 kilo. Bali, ang mangyayari, dapat pumapatak lang kami ni Joshua na 23 plus 23. Ano ba guys? 46. 46 kilo lang. Ganun. Kaya, naisip ko, paano kayo magkakasya yung mga dadaling ko doon kila nanay. Ayan. Sa bagay, alam mo naman mga Pinoy tayo, pag may paraan, may paraan. Diba? Sayang kasi yung ano, yung, ang dadali ko kasi yung mga pantalon, eh di ba bigat nun? Problema, hindi ko nalang dalhin lahat, ano? Susunod na lang ng balik ko ulit, ano? Pipili lang si, yung anak ko, kung gusto niya, kanya na. Pag hindi niya gusto yun, pwede niya sa pinsan niya. Ayan, I'm sorry naman. Ayan, so, hanggang ko lang ito ng sini. At, pakita ko sa inyo yung ginawa taas. Okay. So, naman natin ito. Diyan ko pala ay pumasok na off sa school. Ayan. Tsaka, wala naman siya ngayon yung swimming lesson. Ano? Wala naman siya swimming kasi daw, mag-aral sila ng programming. Yun ang sabi. Ano talaga dito, napaka ibang school dito sa Europe, masyadong advanced. Takmo, si Joshua is grade 3, maging grade 4 pa lang. Pero pinag-aaralan na nila kolehiyo. Ganun dito. Ay, si Joshua, talino yung bata, hindi sa spogit anak ko eh. Hindi, matalino siya. Buti din nagmana sa mama. Oh. Saka yung daddy niya, talino. Yung lolo niya, yung daddy ni yung papa ni Joshua. Talino din. Siyempre, siyang pamagumana yan. Matalo ang pagbubuhan natin. Ayan. So, kanina, pinagluto ako lang si Joshua ng ano, ng pizza. Kasi, gano'n naman yan eh. Ayaw niyo madalas kakain ng ano? Ng rice. Kaya nga sabi ko sa kanya, dito pa lang, uuwi tayo.
mag-ano ka na? Masanay ka sa rice 3 times a day? Tanong ba naman? Sabi niya, ma, bakit 3 times a day? Sabi niya ganun. Di ba pwede once a day? Sabi niya ganun. Eh, pinapaliwanag ko naman sa kanya. Ang bakit niya na. Kasi magiging ang pagkain na tayo. Di ba? Ganun talaga tayo. So, hurong mo na ito. Siyan. Nilinis ko kanina yung ano ko, luggage ko. Ano? Madaling ko yung luggage. Yung luggage. Kasi may luggage si daddy. Tapos ako. Ang dadaling ko yung luggage. Yung luggage ko. Tapos meron pa kaming isang luggage na galing yun sa lola ng partner ko. Binigay niya sa amin nung nabubuhay pa siya. Ayun, yun yung ginagamit ko. Pag ako lang yung mag-provide tsaka si Joshua. Problema ako sa mga ano. Sa gagalahin. Baka sumobo na. Hindi naman ako dadala ng maraming damit para sa akin. Kasi ito, may kunting damit na naman ako doon. Tsaka, kasi ito lang naman yung damit na dadali. Diba? Ay, Joshua din, dinala na siguro. Ang dami ko pa mga pinagbiitan na mga damit ni Joshua, pakita ko sa inyo. Sayang. Natapong lang. Wala eh. Saka kahit naman itapon dito, pinapakinabangan naman yun ako. Yung pinagdadalahan ko. Kasi ibang basura ng ano, Switzerland. Kaya wala kayong makikita na namamasura na Pinay dito. Walang ganun. Masyado sila stricto. Ang basura ay basura. Ganun. Pag tinapo na. Pero, yung iba naman, gaya kami, kapag pwede pang pakinabangan, ilalabas na namin dyan sa tabi ng daan. Yun sa tapat ng bahay. Tapos lalagyan nyo siya ng gratis. Ibig sabihin, free. Yun. Pero pag walang gratis, tapos nasa labas ng bahay, huwag nyo kukuhanin. Kasi makakasuhan kayo nun. Kaya dito, hindi ka basa-basa kukuha ng mga basura. Iba dito. Hindi ka gaya sa mga napapanood ko, nakikita ko sa Facebook. Ano? Hindi talaga namamasura sila. Meron din ako napanood sa Japan, US, yun, pero hindi lahat ng US pwede kang magganyan. May city sila na stricto dun. Yun. Kasi yung kumari ko, sabi niya, may kumari kasi ako sa ano, US. Sabi niya, wala daw ganun sa kanila. Pero, yung mga sikat na vlogger, kilala niyo ba yun? Siguro kulala yun. Yun, di ba? Ang content niya, pamamasura. Wala naman mo sa mamamasura, di ba? Ang problema nga lang. Dito, hindi allowed yung ganun. Bagay na kung kailan nila ilabas. Kung gusto pa nila ipamigay. Ganun. Ganun dito. Ayan. So, patapos na ako, guys. Lalagay ko lang naman siya sa washing. Ayan, so. Pungasan muna natin ito.
Tapos nag-alternate din ako ng mga damit na nilabahan. Mga tinupi ko kahapon. Na, inayos ko din kahapon. Ay, kanina. Wala. May gamot pa pala ako. My God. Gagaling niya. Nalit na ako ng ilong. Kala ko naubos ko na. Nelly, Nelly. Isa. Para yung gamot sumabit dito. Dalawa yun, dalawang tableta. Nakakita na kayo ng by Jessic. Yun, ganun kalaki. Ayan, thank you Lord. Ayan. So, punta tayo dun sa amin. Dun sa taas. Hindi pa ako tapos dun eh, magbabak yung pa ako. Guys, so, ito pala yung mga maliliit na damit ni Josh. Ayan. So, ang dami niya. Meron pa niyan sa baba. Tsaka yung mga ibang sapatos na maliliit na rin. Ayan. Sineparate ko na siya dyan. So, dito tayo sa kwarto ni Josh. Pas natin yung window. Ayan guys, ito yung bagahe ni Joshua. Kasi yung gagawin ko guys, yung isang bag na bagahe namin ni Joshua. Oh, ano na lang, mixing. Tapos, meron pa isa dito. Ito yung hand carry namin. Ayan. Tapos ito yung malaki. Ito yung bagahe na galing dun sa lola ng partner ko. Ito, yung akong gumagamit nito. Meron pa kami isang ganito. Kay daddy naman yun. ₱23 lang. Tingnan nyo ba? Hindi pa kompleto yan. Ito sinasabi ko. Ito yung pantalon. Mga bago pa. Kasi si daddy maingat sa damit.
Ay, ito nga pala guys, yung vacuum. Ito yun o. Kita niya. Ito yung binili ko na Hanfuren. Hanfuren. Ayan. Sa online ko lang di siya nabili. Malaki kasi sa box. Ay. Problema. Kain agad siya ng space. Buksan natin. Ayan. Ayan, so, i-unbox natin siya. Eto na siya. Puso ko sana dalhin to sa Pilipinas na nakaganito. Box na. Kaya lang lakas kumain ng space ng bagahe. Yan pa lang. Ito muna. Ayan. Ayan yung styro niya. Tapos yung ano siya gamitin. Tapos eto na siya. Tapos may extra siya socket. Pang ano, Germany socket to eh. Tapos Asian socket. Ayan. Tapos, ito ba?
Ito na. Ito na siya. Ito na siya. Ayan. Tingnan nyo. Tapos, ito yung lagay ng alikabok niya. Iangat nyo lang to. Ayan o. Tapos, ito yung filter. So, lapas ko lang uli natin siya. Bayan, mali. Yan, ganun lang. Tapos, pang ano na tayo, pang kama. Yan, pang sofa. Ayun. Ganun lang. Thank you.